大家好，我是 Sizey Wu, or in English, I'm sad to go from 8 to 8 lucky items. Prosper and be lucky every moment of your life. A lucky day to old mga kapechay kung saan kahit wala kang pechay, pwede kang manood. Char! So, for today's video, I will be discussing to you about Santiago. About Kwan Kong, about Teya Kong, about Kwanti, Gwandi, Kwan Yu. Alam ko sa Hong Kong tawag nila is Kwan Yu. Kapag naman sa Taiwan, is it's either Kwan Kong or Kwan Di. Pag naman sa Philippines, it's Santiago, no? So, pakita ko sa inyo si Santiago. Ito, oh. Ayan, mas maganda ito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, sino nga ba si Santiago? Unang-una, Santiago, totoo po siya na tao, ha? Hindi siya yung mga imaginative figures lang na, ay, ito, kasi sa Chinese, pinaniniwalaan nila swerte. Hindi po ganun. Ito po si Santiago is a real person. He came from facts. It really happened in his life that he is a general. Kaya nga po ang tawag nila is General Kwan Yu or General Kwan Kong. Makikita ninyo po sa kanya, may hawak siya na espada. Siyempre, nung mga sinaunang panahon naman, hindi pa naman uso ang mga barilan and everything. So, ang uso no, nung panahon niya is espada na malaki. And then, ang nangyari kasi, siya yung pinakamatapang na general noon. Kaya ang ginawa nun, may hari dati, na nanaghinip siya lagi ng masama. Tapos, sabi niya, natatakot ako sa mga evil spirits na laging pumapaligid sa akin. And dahil nga si Santiago matapang, kada gabi si Santiago nagbabantay, nagtatanod sa kanya. And then, inobserve niya, sabi niya, bakit pag nandito si Santiago, masarap ang tulog ko, wala akong napapanaginipan na masama. Kapag naman wala siya, kung bangunguti naman ako, sobra, sabi niya ganun. Kaya sabi niya, ay, sige, si Santiago, lahat ng mga pintuan ninyo, lahat ng mga altar ninyo, lagyan ninyo ng picture ni Santiago. Buhay pa si Santiago noon, ha, take note. Pero, lahat ng bahay sa China, lahat ng altar sa China, lahat yan, sabi ng emperor, lagyan ninyong lahat ng mga picture ni Santiago para ang bahay ninyo ay protected sa mga bad spirits. Kaya si Santiago po is venerated because he protects people from bad intentions, mga manloloko, scammers. Second, sa mga kulam, sa mga usog, sa mga barang, lahat yan. Third, sa amin po, sa Taoism, no? Pinaniniwalaan namin that Santiago is the god or the saint of wealth and business. Kaya po ako ano, sa experience ko, ang Santiago ko laging nauubos kasi lahat ng mga businessman ng order sa akin, no? Mga kapechay natin dyan, hello sa inyo, mga nakaka-relate na may Santiago. Lahat sila, alam ninyo po, may isa akong client, mahina ang negosyo niya. Tapos sabi ko, i-try mo Santiago, pero ang in-order niya nun figurine kasi store yun eh. Because, try mo si Santiago tapos mag-alay ka, ganyan, gano'n. Tapos nag-message siya sa akin, thank you for helping me, ang lakas na ng negosyo namin. At saka sabi niya pa nga, alam mo actually si Santiago hindi lang ako tinulungan, hindi lang yung negosyo ko, pero yung family namin naging maayos. Kaya, napakaganda po. Ngayon naman, bakit naman into necklace? So this is jade ha, jade po yan. Bakit naman necklace, hindi figurine? Di ba mas powerful ang figurine? Let us go to this context. Ang altar po, kailangan sa isang position lang yun. Hindi pwedeng laging ginagalaw. Especially yung statue niya. Alam nga naman, makikipag-usap ka sa mga clients mo, dala-dala mo yung statue niya. Hindi naman po maganda yung ganun. And it's a very vulgar naman na, ay, ang OA naman ito, ganyan. Kaya, ang pinagawa ko is, magsuot po kayo ng mga pendants. Ayan. Ganyan, no? Tinan nyo, ang ganda. Diba? Tsaka makintab siya, pansinin ninyo. Diba? No? Ang lahat ng businessman na nagsusuot ng Santiago, lumalakas ang negosyo. Yung mga may trabaho, nagpo-promote. No? Yung mga palaging sakitin, mga palaging nauusog, palaging maraming problema, nawawala. O kaya naman, for example, kayo naman, wala naman kayong trabaho. Hindi kayo makahanap ng trabaho. Hindi kayo makahanap ng good fortune. Try wearing Santiago. I promise you, magiging maganda ang buhay ninyo.
Ayan, and to everyone, I hope you welcome Santiago into your life. Again, Santiago, ang pangalan niya sa Philippines. Sa Taiwan, it's General Kuan Yew or Kuan Kong. Sa Hong Kong, ang tawag nila is Kuan Ti. So, ayan mga pangalan niya, iba-iba po. But let us stick into one because we are here in the Philippines and so we will call him Santiago. Maraming salamat po. Xie xie.